hindi lahat ng babae pare-pareho. Iba kasi ako pala naglalaki. At iba rin ako sa lalaki na talaga. Alam mo, kung may gusto ka kay Sylvia, tigilan mo na. Hindi pwede. Ano man ang kaugnayan ni Esther sa usapan natin? May, may kasunduan ka na yung dalawa. Sabihin mo lang sa akin ay narin na piyaro ka na lalaki. Kaya mo yun, pwede ko siyang patayin para sa iyo. You will never be a father. Hindi ka magiging mag-alag. Babae ka rin katulad ko. Ang lumating sa buhay ko, nagkaroon ko ng pag-asa. Pag-asa na ipakita at ipadama na kaya ko rin mamahal. Esther naman. Dalawang buwan na yung tiyan mo. Ngayon ko lang nalaman. Eh, hindi ko rin naman alam eh. Hindi mo alam? Hindi. Hindi mo alam? Paano ko mabubuntis kung hindi mo alam? Ha? Sino yung nagagawa na? Sino ang ama? Ng office mate ko, Mel C. Esther. Sa akin, ano ba naman at sama nun? Babae naman ako. Pwede ba may usapan na tayo? Alam ko. O, alam mo naman pala eh. Hindi ko naman kinakalimutan yung usapan natin eh. Alam mo, nag-usap tayo, di ba, na wala nang iibig sa mga lalaki. Dahil masasaktan ka lang naman eh. Esther naman, minsan ako nang nadala, hindi na mauulit pa yun. Kaya, don't worry eh. Pabuti pa siguro, habang maaga pa, huwag mo napapunta yung lalaki yan dito. Iwasan mo lang. Sinabi ko bang may gusto ko sa kanya? Morning.
Ang dami naman ng asukal na nilagay mo. Hindi kaya magka-diabetes na. Eh, ano naman sa'yo? Ito yung maliligaw mo, intindi mo. Lord, nagtatampak pa ba sa akin? Hindi ba naman pre-namis ko na sa'yo? Hindi ko napapansin ang iyo. Tsaka hindi na ako magpapalook tsaka magpapaligaw. So naman, ano? Tadami yung wrinkles ng mukha mo. Ngiti na yan. Talaga? Oo. Pero ano, palitan natin yung kape mo? Kasi amnibal na to eh. Ha? Okay? Okay. Gusto mo pala ito? Isa pa? Baka mangyayari. Masyado maraming asukal ang nilalagay mo sa kape mo. Ano ba ito? Dapat kunti lang. Magkaka-diabetes ka yung masama yan. Hindi dapat. Dapat kunti lang. Hello? Esther? Sylvia. Bakit magalit na galit ka? Sino ba kaaway mo? Wala kasi may nalolock yung telepono eh. Ba't napatawag ka? Hindi kasi gagabihin ako mamaya kasi mag-overtime pa ako eh. Ha? Hintay na lang kita sa bahay. Magluluto ako. Ano sa mong iluto ko? Bahala ka na. Ano mo naman yun eh. Can I invite you for lunch? Ha? Hindi kasi tinatawag na ako ng boss ko. Tatawagan na lang kita mamaya pag nagka-oras ako, ha? Sige. Okay. Bye. Ano yung sabi mo? Sabi ko baka pwede kita ipitahan for lunch. Talaga? Ang nakakatawa. Sige, magkwento na ako. Alam mo, pag nahuli ko lang kung sino yun, putulang di lang sa akin. Baka naman wrong number lang, di kaya? Wrong number? Wrong
calendar yun, araw-araw? Ano ka ba? Saka tinanong ko na kayong mga office mates kung ano eh. Kung may alam ba sila tungkol doon. Kung baka naman alam nila kung sino yung naluloko sa akin. Eh, wala naman eh. Kinukulit ka ng kinukulit. Nako. Iba na yan. Nako. Eh, kinukulit nga ako. Ano eh, yun na nga. No? Baka yung pangungulit niya kasi talagang gusto ka niyang kulitin. Alam mo na, ibig ko sabihin. O kaya nga, gusto talaga niya ang kulit dahil kinukulit niya ako. Baka naman may gusto ka rin doon. Ano may gusto? Gusto kong patayin. Remember ang usapan natin. Tignan mo to. Ako pa, ha? Ako pa. Ha? Ako pa? Pare-pareho naman kayong lahat, hindi ba? Sylvia, iba ako. Iba ang pangalan mo. Subukan mo lang. Sagutin mo lang ako. Patutunayan ko sa iba ako sa lalaki na kilala. For a few months, pagkatapos, ano? Bakit ba ganyan kapangit ang tingin mo sa mga lalaki? Kahit pinapapangit ninyo. Hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Hindi lahat ng babae pare-pareho. Iba ka sa babae na kilala ko. At iba rin ako sa lalaki na kilala ko. Lisa, alam mo kung sino naglagay ito? Oh well, sino man ang naglagay ito dito, sorry na lang. Kaya kung sino man siya, sigurado ngayon, umiiyak na yun. Grabe ka naman, Silvio. Eh, maganda ka. Siyempre, magkakagusto sa'yo. Pampira ka. Mabuti na hanggat maaga alam niyang ayoko magpaligaw. Sana tinago mo na lang yung 3 red roses. Sana nailagay pa natin sa vase. Maganda yun, ano? Yun lang ba pinaggagaganyan mo? O di kung gusto mo, bukas. Bibilang ka na ng 1 dozen ng red roses. Sinabi mo yan. Ihintayin ko yan. O, tala mo na lang. Kailan ako nangako sa'yo na hindi ko tinupad? Okay, wala. Wala nga. Lagi natutupad. Teka muna. Ano nga pala sumusunod-sunod sa'yo dati? Sina man lang? Mel? Mel ba? Oo. Eh, wala na yun. Dinispatch ako na yun. Kaya kailangan yung nagpapadala sa'yo ng bulaklak, dispatchahin mo na rin. Hindi siya makakalusot sa akin. Tapa. You Esther. That's what friends are for.
Alam kong magandang ginagawa ko sa iyo. Kaya lang, natatakot ako sa iyo. May pagkasuklado ako sa iyo. Pero kahit na, hindi kita may iwasan. Hindi ko mapigilan. Hindi mo mapigilan ang ano, ang magkagusto sa akin. Ganun na nga yun, Esther. Alam mo, Waji, maging mag-office mate na lang tayo. Kasi kahit na maging magkaibigan, hindi pwede. Hindi mo man ako bibigyan ng chance? Hindi. Bakit naman? Ayoko eh. Na hindi ka nga marunong manligaw eh. Gusto mo, turuan kita. Hindi pwede. At saka ayoko. Eh, ba't nandito ka? Bakit? Sinisisi mo ba ako dahil sumama uli ako sa'yo ngayong gabi? Hindi naman. Kaya lang eh, hindi ka siguro mag-aaksaya ng oras na sumama sa akin uli ngayon. Kung talagang wala kang pagtingin sa akin. Pwes, huli na nating pagkikita ito ngayong gabi. Bukas sa opisina, walang pansinan ha. Sylvia, ang damdamin, hindi kayang pigilan. Kung talagang para tayo sa isa't isa, para tayo sa isa't isa. Hey, Sylvia. Bakit? Hindi kasi siya pumasok sa opisina kanina. Boss ka ba niya? Paano magpaalam siya sa'yo? Hindi mo makialam. Nag-worry lang kasi ko eh. Wala siya eh. Hindi pa dumarating. Teka, sandali. Pwede bang maalam kung saan nagpunta? Sa probinsya at sa mga magulang niya. Okay? Kailan siya babalik? Basta masyado kang maurirat. Masama ba? Hindi mabuti. Bakit ba ang tapang mong masalita? Nagtatanong lang naman ako. Alam mo, kung may gusto ka kay Sylvia, tigilan mo na. Hindi pwede. Alam ko talaga sa Sylvia. Wala pa siyang asawa, kaya pwede pa siyang magpaligaw. Eh, paano kung sabihin ko sa'yo na magpapakasal na siya? Papakasal na siya, kaya kung ako ikaw, tigilan mo na si Sylvia. Okay? Okay.
mo namang ginawa yun? Walang masama doon sa ginawa ko. Eh, hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang pupunta sa bahay namin? Oo. Oh, pero hindi mo sinabi sa'yo, malapit ka na pala ikasal. Ikasal? Sino may sabi sa'yo? Yung kasama ng babae sa bahay. Malapit ka na rin ikasal. Ano pang sinabi niya sa'yo? Pwede ba? Mami na tayo mag-usap after office hour. Over dinner, okay? Hello? Oh, Sibs. Ano? Overtime na naman? Ano napapadalas naman yata ang overtime mo? Totoo ba yan? Sige, antay na lang kita. Okay, 9 o'clock. Okay, bye! Talaga. Ano, mahirap ipaliwanag eh. Eh kasi ayaw mo sabihin sa akin eh. Eh kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi mo rin maiintindihan, Mel. Bakit hindi mo subukan? Huwag na lang. Basta mahirap eh. Huwag na lang. Mahal mo ba ako? Ewan ko. Ano ewan ko? Magagalit sa akin si Esther. Ano man ang kaugnayan ni Esther sa usapan natin? May kasunduan kaming dalawa. Buhay mo to. Wala siyang pakialam. Hindi, Mel. Meron. Tigilan na natin ito. Pareho lang tayo mahihirapan eh. Tama na. Excuse me. Naniwala sa'yo. Pero nung pala, niloloko mo na ako. O nasa ngayon yung magaling na lalaki na yan? Wala na. Dahil nakuha na niya lahat ang gusto niya sa'yo, hindi ba? Paano ka ngayon? Paano tayo? Ikaw kasi nagpalit ako. Hindi naman niya ako niloko eh. Gusto kanyang panagutan ang ginawa niya sa akin. Pero ako na mismo magsabi sa kanya na lumayo na siya. Kasi wala rin naman mangyayari sa amin eh. At saka hindi ko naman alam na mabubuntis ako eh. Kaya yun, tinakot ko siya. Sabi ko, idedemanda ko siya dahil sa panggagahas na ginawa niya sa akin.
Mabuti naman at tumayo siya dahil hindi papatay ko yung hayop na yun. Saka hindi ko naman siya mahal eh. Ano naman yun eh. Gusto, ikaw ang mahal ko. Alam mo yun. Saka di ba nag-usap pa tayong dalawa na tayong dalawa lang ang magmamahalan. Papatago pa kaya ako. Mahal naman kita eh. Tsaka hindi ko mahal ako. Joselito. Kaya, chef. Eh, kung babae? Kung babae, di... Joselito, tsaka Jeffrey. Pre, Diyos ko eh. Eh, pangalan ng lalaki yan eh. Yung babae. Bakit? Ano mo masama? Eh, pangalan ng lalaki nga binibigay mo para sa babae. So? Esther na lang. Ayoko nga. O, oh, sige, sige. Una na. Yung apelido. Anong apelido? Apelido ko. Siyempre, ako ama eh. Apelido ko. Joselito Paras. O, di kaya. Jeffrey Paras. O. Joselito Paras. O, Jeffrey Paras.
matagal ko ng pangarap to. Magkaroon ng sariling pamilya. At least ngayon mayroon na ako asawa. Magkakaroon pa ako ng anak. Para kamukha ko. Paano ka naman nakasigurong kamukha mo? Hindi naman kita pinaglihian, ano? Anong hindi? Ano? 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 Wala? Oh. Parang may biglang ano? Hindi naman masakit pero... Ha? Parang ano eh. Pero hindi, masakit, baka... Masakit? Hindi, baka ano lang, no? False lang siguro, hindi. Hindi pa siguro yan. Hindi pa? Hindi pa siguro. Malaki na. Saka baba na. Siguro malapit na akong mga nakano. Hindi pa siguro. Parang ano, no? Ayan na naman. Ang ano, sumaskip na naman. Ang ano, yun dyan ko. Ang dyan mo, mga anak na ano. Mga anak. Uy, may iba, di ba? Sabi mo? Ayan na naman yung sakit. Masakit. Ay, pumunta na tayo sa... Anong gagawin ko? Pumunta na tayo sa ospital. Ngayon? Ay, ayun na naman eh. Masakit. Hindi, mga anak na. Basta na. Lalabas na lang yung sakit. Ano ba sa sinasabi mo? Ayan na naman yung sakit. Oh. Ani? Ano gagawin ko? Ay, hindi ka bahatin mo. Ano? Hindi kita kaya. Paano lalabas? Ani na nga. Ani na nga. Pigilin mo muna. Pigilin mo yung... Kailangan ka lang muna. Alabas na. Ayan na! Sakit! Ayan na! Halika ka na, bibiro! O sige na, halika na, halika na, halika na! Ayan na naman! Ako, mag-ikat ka? Teka muna, o. Ayan! Ayan, sumama! Oy! Pigilin mo muna! Pigilin! Wanting medyo ano lang! Para makaabot lang tayo sa ospital! Ha? Wanti lang! Umalis sandali. Pero kamag-anak ko nung hindi nanganganap. Oo.
At anong anak? Congratulations! It's a healthy baby boy. Baby boy? Yes. Baby boy? Sabi ko na, baby boy! Sabi ko na! Congratulations. Salamat. Baby boy. Yes. Nakuha ka, mukhang pangka ko yan. Kanina ko ba magmamani at hindi sa akin? Tito mo naman. Bakit naglihihan mo yung mata ko nun, di ba? Pilihan mo, dahil lang pinaglihihan ko. Tingnan mo, hindi. Basta, kamukha mo yan. Kamukhang kamukha ng daddy. Cute niya, no? Ay, tingnan mo. Matawa-tawa pa. Kaya mo lang masyadong buo ka, no? Kailangan ako ng anak ko. Paano ka nakakasiguro na anak mo, anak ko? Alam ko lahat ang nangyayari. Hindi lang ako nagpapakita sa'yo dahil alam kong galit ka. Pero ngayong nandiyan ang anak ko, kahit pa paano alam ko kakailanganin mo ko. Buna ang pamilya namin, Mer, pwede ba? At si Esther ang ama, ganun ba? Wala ka nang pakialam dun. Sylvia, kahit pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, hindi maaaring maging tatay si Esther. At hindi rin maaaring magsama ang dalawang babae habang buhay. Kailangan mo ng lalaki. Kailangan mo ako. Hindi kayang ibigay ni Esther ang maibibigay ko para sa'yo. At hindi rin yung maibibigay ang para sa ating anak. Ano ang iniisip mo? Wala. Kung ano man ang pag-usapan niya ni Mel, wala na akong pakialam doon. Pero isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Kaya kitang mahalin habang buhay. Buhay din ako magiging tapat sa'yo. Basta magkasama lang tayo lagi.
kahit na kaninong Poncho Pilato. Esther, ha? Ano ba? Ano ka na ba? Eh, nalakan ka lang ng hype na lalaki niyan, di ba? Tapos iniwanan kasi yung nagpakahirap sa anak mo, di ba ako? Ako lang naman ang nagpakahirap, tapos babalik ka, sasabihin niya siya ama. Tarantado ba siya? Eh, siya naman talagang ama eh. Ako ang ama ng bata. Hindi, apelyido mo lang ang ginamit. At saka kahit na anong sabihin mo, si Mel pa rin ang ama ng bata. At saka, you will never be a father, hindi ka magiging ama dahil babae ka rin katulad ko. Sabihin mo lang sa akin na inaarag at biyaro ka na lang. Kahit ngayon, pwede ko siyang patayin para sa'yo. Ikaw ba? Ikaw pa kapapamukha sa akin ang katotohanan niyo. Hindi mo pwede mabago. Ha? Ano ba naman? Mahal kita, Esther. Pero hindi mababago ng pagmamahal na yan. Tutuanan si Mel ang ama ng bata. Papae ka at babae rin ako. Siguro maintindi mo sinasabi ko pag magkaroon ka ng sarili mo, wala ko ka. Alam! Ha? Ano ang gusto mo sabihin? Hindi ko alam. Hindi ko may papangako sa'yo habang buhay. Hindi ko may papangako sa'yo habang buhay. Hindi ko alam. Si Silvia ito. Gusto ko malaman kung kapanalag ito ang mga anak natin. Hanggang sanang kaya may bigay sa kanya. Gusto ko maging legitimate ang anak ko. Gusto ko maging legitimate si Silvia.
Hindi natin gusto na magkaganito tayo. Alam mo, hindi ko mahal si Mel. Pero kailangan siya ng anak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Masimpot natin kinabukasan ang anak ko kaysa sa nararamdaman ko. Siguro pag umibig ka ng lalaki, maintindihan mo rin. Ikaw ang mahal ko eh. Pag nawala ka, hindi ako mama. Akala ko kasi mag-isa na lang ako eh. Ang pala, meron din taong nilikha para sa akin. Nung dumating ka sa buhay ko, naging masaya ang mundo ko. Nung dumating ka sa buhay ko, nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asa na ipakita at ipadama na kaya ko rin mamahal. Hindi nga lang sa isang lalaki, pero sa kagaya ko rin. Ikaw yun. Alam mo, walang lalaki na pwedeng hintan yung pagmamahal na binigay ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Kung alam mo lang, kung alam mo lang kung gano'n ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. At kahit na lumayo, dahil pa rin ito yung lahat. Hindi tayo marunong magmahal ng lalaki. Sylvia, pamakaiwan. Pamakaiwan. I
mahal kita. Alam ko, mahal mo rin ako. Hihintayin kita. Alam ko, babalik ka rin sa akin. Alam ko. Alam ko, babalik ka eh. Kaya lang, baka mainip ako. Sige, baka mainip ako, hindi mo na ako abutan. Sana bumalik ka kagad. Sana. What is this I'm feeling? I just can't explain. When you're near, I'm just not the same. I try to hide it, try not to show it. It's crazy, how could it be? Boop 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 boop.